you're so distracted by her. For all you know, wala ka sa hinagap niya at masaya siya sa buhay niya ngayon. You're the bravest woman I know. Mahal ko si Peterson. Wala akong ibang gusto kundi magpasaya siya. Kayo lang po minahan na malapit sa Talisay. Ang dami na po na perwisyo. Wala kami tinatago. Ang dali lang para sa inyo sabihin yan eh. Pero ako mismo nakakita ng lahat. Susundan mo ko? Asawa kita! Kaya karapatan ko malaman kung nasan yung asawa ko at anong ginagawa niya! Lahat ng gusto mo, binibigay ko. Ano pa bang kulang? Di ibig sabihin nun, palalampasin ko yung kalandian mo! Nagagalit siya dahil pinasundan ko siya. Bakit? Dahil naputol ko yung oras niya kasama yung gagong yun? Bro, kahit sino naman magagalit kapag nalaman nilang pinapasundan sila ng asawa nila. Kung wala siyang tinatago sa akin, wala siya dapat ikabahala na pinapasundan ko siya. Dapat matagal ko nang pinasikaso yung regalado na yun. Paano kung nawala na sa landas mo si regalado? Paano yung ibang lalaki? Bro, you gotta give your wife some slack. What do you mean? Siyuhin ko siya? Di ba nga sabi nila, happy wife, happy life? No way. This time, di ko siya susuyuin. Oo, tuloy ang... Rita, asan ka ba, ha? Pupuntahan ka namin. Hindi na. Basta, ikaw na bahala. Huwag mo sasabihin kahit kanino kung nasan ako. Kahit kay Brian? Kahit kay Brian. Rita, hindi yan pwede ha? Kasi kailangan niyo ng security kong. Maggie, kaya ko ng sarili ko. That's an order. Sige na. So, girl, ano? Inisplok talaga yung tunay na ganap? Hindi nga nagkwento. Baka gusto lang ng alone time ng ate mo. Pero parang malala na kasi yung bestie natin eh. Samahan kaya natin siya sa leave niya? Girl, sa sitwasyon ng tiyan mo na yan, ano, or nakasaminahan? Huwag na, baka madagdagan lang yung lasa ng tubig ng baryo, no? Grabe naman tong okay mo. Ikaw kaya may kasalanan nito. Paano? Pero teka, ano, so kahayaan na lang ba natin si Rita? Eh, gusto niya mapag-isa, di ba? Grabe naman! Ano ito po, Dr. Pe! Tignan niyo yung ano namin, Dr. Pe, mga pananim namin, nabubulok! Ito yung nakuha niyo sa bukid? Opo! Ano? Puro sira na yan. Para tayong sinalanta ng bagyo nito! Nalalasyon na rin ang minahan ng lupa. Nagkakasakit na yung mga tao, pati ba naman makakain sa kabuhayan? Abay, gusto rin yata tayong patayin ng Bella Mines eh. Paano na tayo? Makakain ba yan? Yan ang alam pinagkakakitaan natin, mawawala pa. Paano na tayo kakain? Mon, tumatawag si Dr. Pe. Sagutin mo nga, please. Girl, ba't ako sasagot yan? Sa'yo tumatawag? May echo dito sa trono. Gusto mo bang marinig niya to? Tara nga! Sige na, akin na! Girl, ang baho ng urna mo, kaloka! Sagutin mo na! We need to meet ASAP. Yung waiter ang kumuha niyan. Pabuti na lang,
na-intercept ni Brian. Don't worry. My people are working on it para hindi na lumabas sa social media ang nangyari. Ay, napigla lang ang anak ko. Nakausap ko na si Regalado and he's willing to let go of this. Tutal, kapartido naman natin siya. But please, Peterson, I think you need to apologize. What? It's that Regalado who keeps flirting with my manugang. Talking about Tita, nakausap ko na siya, okay na sa kanya. Nakausapin si Regalado to apologize. Wait. No. Come on, Peterson. Pag nagsalita si Regalado, hindi yun makakatulong sa'yo. Hindi ako magsasorry sa gagong yan at hindi lalapit si Rita dyan. Fine! Aayusin ko to. Just because malapit kayo sa akin. But please, Peterson, huwag na huwag mo nang uulitin yon. Dahil iniingatan natin ang iyong political career. Senator Ruiz, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako... Kung buhay ang papa mo, sasabihin niya, huwag mong pairalihin ang iyong emosyon kung gusto mong matupad ang iyong pangarap sa politika. Punta ka rin pala ngayon. Hindi naman sinabi ni Maggie na pupunta ka rin ngayon eh. Mabuti na rin na nagkasabay tayo. Para sabay na rin natin makita yung nangyayari dito. Tara. Hello, Mrs. Castro. Ito na po, nakapila na po ako sa ATM. Huling katas ng ATM ko sa'yo na mapupunta. Opo, boss. Nasingil ko na po si Mrs. Perez. Ilaan ko na lang po bukas sa opisina niya pagbalik niya po sa out of town. Sige, o boss. Salamat. It's me!
Alam mo, Miss, nawiwirdohin na ako sa'yo. Pasulpot-sulpot ka. Sinusundan mo ba ako? Ano yung modus mo, ha? Ako? Modus? Budol-budol ka, ano? Budol-budol naman. Of course not. Kung ganun, Miss, tigilan mo nakakasunod sa akin. Okay? Wait! Ay! Sorry. Hindi ba tayo pwedeng maging friends? Sorry. Weirdo. So ano, i-hold muna natin itong agreement? Ayusin ko muna yung asawa ko. Paano yung donor? Madali lang yan. Madaling kausap yun. Alam mo, bro, kung hindi ka nag-asawa ng palaban, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Ano bang problema mo, girl? Digay ako ng digay. Ano bang ginagay mo sa pagkain? Ako pa sinisi mo. Kabag lang yan, no? Ikaw na. Maggie! Damon! Sir Peterson? Si Rita. Hindi ko po alam eh. Basta alam ko lang po nag-file siya ng leave. Hindi siya dumaan dito? Kasi dumaan din ako kay nanay. Wala rin siya. Tsaka, leave? Hindi niyo ba siya pwedeng tawagan? Sir Peterson, kanina ko pa tinatawagan eh. Hindi talaga sumasagot. Pwede ko tawagan ulit. Baka sumagot na siya. Asan ba siya? Sorry, nag-aalala ako. Alam ko. Alam kayo. Alam ko nagkaaway kami ng asawa ko. Kaya tampuhan. Pero gusto ko ayusin. Pero paano ko ayusin kung hindi ko alam kung nasan siya? Sorry. Thanks for the visit, Kong Alvarez. Doc Sacedo. Thank you, Engineer Abad. So nice to meet you finally. Well, nakita nyo naman. Maganda yung palakad namin dito. Ang tutuusin, hindi na dapat kayo nagsayang ng panahon. Sayang ang oras. Hindi aksaya ng panahon ang siguraduhin namin na hindi Velamance ang dahilan sa paglalaso sa Talisay. Kasi ito, opinion ko lang yun. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Thank you, Engineer. Masyadong malinis ang pinakita nila. Masyadong malinis. Sigurado pinatakpan nila kalokohan nila. Tupe, chinek na rin naman ng engineers tsaka experts na pinapunta ko. Wala naman silang nakitang mali sa ginagawa ng Velamance. Wala silang makikita. Tignan mo yung tsura ng abad na yan. Walang tiwala dyan. At isa pa yung opisina mo. Tumawag na darating yung magka-check. Natural, aasikasong ng Velamance yan. Pero nakausap ko na rin naman yung Environment Department. Yun din naman ang sinasabi nila. At paano ipapaliwanan ng mga tag-department na yun nangyayari sa lupa ng Talisay? Rita, pati yung mga tanim apektado na. Lumalala kada araw. Ito pa, hindi naman natin sila pwedeng sisihin kasi wala naman tayong ebidensya. Nagiging patas lang ako dito. Ano sinabi mo? Patas? Rita, may mga namatay. At yun yung sasabihin mo sa mga taong apektado? Sa mga nagawa ng mali? Yung dahilan na yan? Need an update tungkol sa minahan. Papunta na ako San Fabian, si Rita. Nasa site na. Nauna pa siya? Bakit hindi mo pa sinabayan? Ito na nga, Ma. Pupuntahan ko na. Tope, tatawagan ka na lang ni Maggie for updates, ha? Okay. Tope, sana naman maintindihan mo na sumusunod lang naman ako sa SOP. Hindi natin pwedeng ipasara itong minahan kung wala naman tayong solid na ebidensya. At saka hindi naman ako tumitigil eh. Hindi ako tumitigil para malaman kung saan pa talaga nanggagaling yung problema sa tubig.
Sige, mauna na ako, ha? Weirdo. Okay. Ano ba yung phone mo? Ring nang ring na naman. Alam mo, itong si Mrs. Castro, sobrang kulit. Lapit ko ng patulan to. Sinabi na magbabayad eh. Wow, talaga? Ayan, check mo yung bag ko. Nandyan yung pera. Maintaining balance na ka lang natira sa ATM ko eh. Eto naman, pasalamat ka sa ATM. Nakita mo yung kinaka-obsesan mo. Tsaka di ba sabi mo mukhang dun siya nagtatrabaho sa building niya? Oh, kaya bukas na bukas, tatanungin ko yung guard ko saan siya nakatira. Baliw ka na. Ano ba to? Malas naman, oh. Tulong. Ano yung nangyari? Ito nga eh, na-flatan ako eh. Baka hindi ko lang napansin kanina. Kanina pa malambot yung tire ko. Sige, kakapalan ko na yung mukha ko. Pwede mo pa akong tulungan? Eh, hindi kasi talaga ako marunong eh. Sa site, kaso wala na daw si Rita, hindi pa po ba tumatawag dyan sa bahay? Di ba ako inahanap? Pati itong spare mo, flat. Eh, kasi si Brian yung in-charge para dyan sa kotse ko. So, ibig sabihin, hindi mo ito chine-check pag umaalis ka? Umalis ka ba ng kasama? Nagka-abriya? At wala ka pang emergency plan? Tumawag ka ng towing. Tapos, hintayin mo na lang. Okay, sige. Thank you. Hello? Maggie? Kailangan itutong sasakyan ko. Hindi, okay lang ako. Hindi na ako maghihintay, masyado matagal.
Lalakad na lang ako. Sige, sige. Bye-bye. Ingat. Pabayaan mo na.